Ang padal ko na yung kanima, bago makapagpailaw na ka rin. Oh, diretso na ako pinawag ka ma. Ba, papandido mo yun ma, may tayo may nila eh. May tayo may nila eh, ba ito maklensin nyo. Makunat na naman. Makunat na. Makunat na. May bisa, nakakarapa mo. Bisa, nakakarapa mo. Nakakarapa mo. Nakakarapa mo. Mapali na yun. Sige ma, ingat ko ako ma, babay ma. Tama, labi ma, babay. Okay ma, pinawan ako ako ma. Ako ma, ako ma, babay ma. Okay. Okay. Hello guys, welcome to my channel. Today, gagawa tayo ng pressed kimchi. I decided na gawin na lang live to guys para live nyo mapanood tsaka masundan nyo ng mas mabuti. Kasi kung i-edit ko guys, medyo marami pang kuskus balungos. Ito guys, makikita nyo live kung paano natin gagawin. So this is my first time na gagawa nito guys. Hindi pa rin ako masyadong maalam. Kaya kung may suggestion kayo na mas maganda when you're planning to do your kimchi at yourself, kayo nang bahalang magdagdag ng mga magandang ingredients. So, yung mga ingredients na gagamitin natin guys, inano ko lang din, kinopya ko lang din sa mga sa research, nag-research lang din ako. So, tara guys, start tayo. So ito yung cabbage o yung dechu na gagamitin natin, pechay. Sa Pilipinas, pechay bagyo tawag dito eh. Pero yung karaniwan na kimchi na ginagawa rito ng kimchi guys, malalaki. May isang piraso nito is almost maabot ng 3 kilos, more than 3 kilos. Napakalaki. Bali, itong season na to guys, season ng paggawa ng mga kimchi. Yung mga anihan ngayon ng mga peche bagyo na ganito na ginagawa for kimchi dahil mag-winter season na time to stock, mag-stock sila ng mga kimchi kaya ngayon subukan natin gumawa. So first guys, ihimay natin itong kimchi na ito. So, cut natin guys dito. And then, try natin. And guys, dilaw na dilaw. And then, isa pa. Kaya itong ginagawang press kimchi guys, yung mga ganitong dilaw na dahon, manamis na miss pa to. Hindi katulad ng mga dahon na nandito sa dulo, yung mga green, hindi na masyadong matamis. Pero isasama na rin natin yan kasi may mga seasoning naman tayo na magpapalasa dyan mamaya. So, tanggalin natin yung dulo. Ito guys, ang mostly usually na ginagawa, itong mga maliliit na to. Ito ang matamis.
Yung maliliit guys, di na natin kailangan hiwain. Yung mga ganito, hiwain lang natin ng length twice, kakulad nito. Ayan, o kung saan kayo comfortable na paghiwa. Ayan, ganyan lang. Shout out Jamari Jams DC channel. Laging present. Ayan, cut natin dito sa pinakadulo. And then yung maliliit, hindi na natin ihatiin. As is na siya. Yung medyo malaki, hatiin natin. Yan. Sa inyo guys, kung anong hiwa ang gusto nyo, no? Paano yung style. Lalo fresh kimchi to guys, hindi siya, hindi to yung fermented na kimchi, yung tumatagal ng isang buwan, may isang buwan tapos nagiging maasim. Ito hindi guys, bali yung kimchi na to, ang pinaka matagal na ano nito is mga 10 days, 1 week to 10 days pag lumampas na doon, iba ng lasa. Kaya tinawag na fresh kimchi. Pag ginawa mo instant, pwede na siyang kainin, hindi na kailangan na i-stock pa. Actually, ito pwede nakakain ito ng ano, kinakain nila dito ng fresh ito eh. Amis. Sinasaso sa soybean sauce, soybean paste. Bali ito na guys, marami siya oh, isang piraso lang yan, pero dahil malaki yung kab yung pechay natin, yung bekchu natin, marami siya. Hello. Comment para ma-shout out mga boss. So, nahiwanan natin siya guys.
Ayan, mag-prepare tayo ng tubig na may konting asin, bali bababa natin ng konti. Ito guys, ang ating bowl. Bigyan lang natin ng tubig. Nilalagyan natin siya ng asin. Ng asin. Di asin ng asukal. So, lalagyan natin siya ng rock salt guys, mga 4 tablespoon ng rock salt. 1 2 3 4. Dissolve lang natin guys yung asin. Then saka natin siya ibubuhos dito sa ating pechay. Then ilulubog natin siya ng konti. Bababad. Hello Asmin, shout out. Fresh kimchi, Joms. Gagawa tayo ng kimchi. Yan pa pala malalaki. Dapat nakakalubog siya sa tubig guys na may asin. Hindi natin ako konti. Yung tubig guys may asin ha, may rock salt. So ibababa natin siya ng mga 15 to 20 minutes. Para medyo maano ng konti sa tubig. So habang hinihintay natin siya guys, gagawa na tayo ng paste. Okay. Ito, meron tayong onion leeks. Kasama yan. So hiwai lang natin siya sa ilalim, sa baba, sa ganyan. Then, hiwain natin na siya ng at least 1 inch ang haba.
Ayan. So lagalin natin siya sa ating bowl. So ngayon, itimpla na natin to. Una, lalagay tayo ng grated na ginger, luya, luyang giniling. May nabibili ito guys sa mga mato, sa mga grocery dito kasi season ng paggawa ng ano ngayon, ng mga kimchi. Pero palagi namang merong ganito rito, madali lang maghanap ng mga ganito rito. Lagyan natin guys ng mga 1 teaspoon lang ng luya. Lagay lang sa repto, di masira ito agad. Ito naman bawang o garlic. So 1 teaspoon lang guys, 1 tablespoon garlic, bawang. And then nalagyan natin siya ng siochot, na sinasabi sa atin ano to, alamang, bagong alamang, yung hipo na maliliit. Marami rin nabibili ng ganito sa mga mat, sa mga grocery dito, madali lang hanapin to. Siochot. Ayos to ha, pagtanggal nung ano, tanggal na lahat. Pati yung shield. Ito yung ano. Alamang siya guys sa atin, alamang. Bagong alamang. Sipo na maliliit. Magbibigay din ito ng kakaibang lasa dito guys sa ating kimchi. So lagyan lang natin siya ng mga 2 tablespoon. 1 2. The next is yung patis sa atin, patis. Ayan. So talaga, usually ito yung ginagamit nila pang kimchi talaga. Ay, makikita mo naman, merong ano, marami, merong kasi ibang klase ng patis dito, ibang klase. Ito karami, usually yung ginagamit pang kimchi. So, sadyado pa ito. Ito pa nabuksan. Lagyan lang natin siya mga 2 tablespoon din. Then finally yung ating chili powder. Powdered red pepper. Ayan.
Lalagay tayo ng mga 4 tablespoon nito. Depende sa inyo guys kung gaano kaanghang yung gusto nyo, kung gaano kapula yung gusto nyo mangyari dito sa kimchi nyo, yung kulay. Kasi syempre mas mapula, mas maganda, kaya lang mas maanghang yun. 3 4, dagdagan lang natin pag kulang mamaya. Then lagyan natin siya ng nakalas sugar. Yung iba guys ang ginagamit dito, yung may nabibili dito ng mga fruit extract, yung talagang para magkaroon ng natural na lasa ng prutas, sweetness, natural na sweetness. Pero nilalagyan either yun ang gamitin nila o kaya asukal. Pwede rin asukal kung wala kayong mahanap ng mga ganun fruit extract. Yung iba ang ginagamit yung mga jam, fruit jam, mga palaman. Pwede rin, meron ako nakitang ganun na ginamit. So lagyan natin ito ng mga 1 tablespoon lang sukal. Nasa sa inyo pa rin guys, kung gusto nyo matamis pwede nyo dagdagan. So haluin na natin guys. Mamaya pag ginahalo na natin siya, kung kulang, gradually pwede natin dagdagan unti-unti para makuha natin yung desire natin na kulay tsaka anghang o lasa. Tingin ko parang kulang to. Ito may no, marami oh. Mura lang to dito. Pwede lang magpadala dyan sa'yo. 1 kilo, may nakita ko kahapon. 1 kilo nasa 300 plus lang pesos. Sa grocery, nakita ko kahapon. Ito mga ganito, nasa ano lang to. Mga nasa 8 noon or 200 pesos yung ganito kalaki. Yung 1 kilo, nakita ko kahapon, nasa almost 400 lang, 300 plus. Ito lang muna binili ko kasi masyado marami yung 1 kilo. Sayang naman, hindi naman tayo madalas kumamit dito. May stock lang. Parang kulang siya guys. Pagdagan natin ng 2 tablespoon pa. Mas mapula, mas maanghang. Yung sa mga mahilig sa maanghang, pabor yun. Pero sa mga hindi masyadong mahilig sa maanghang, hindi na masyadong hindi na nila makakain. Okay, yun yung ating paste marinate o kimchi marinate. So hintay pa tayo ng mga 5 minutes bago natin ugasan itong ating cabbage, saka natin paghaluin.
Bali, pinili kong mag-live na lang yung paggawa nito instead na i-shooting ko. Kasi nag-aabang ako ng watch hours, sabi nila mas malakas daw manunang oras yung live na ganito. Pero totoo nga, kasi yung last time na test stream natin, yung last Saturday, ila lang ang nanood nun. Pero believe it or not, nakakuha ko doon ng almost 14 hours na watch hours. Oras yun, 90 minutes. 826 minutes to be exact. Divide mo sa 60. More than 14 hours. Kaya itong gaya live na ginawa ko para at least kahit papano, makarami ng watch hours. Kasi kung isushoot natin to, i-edit pa natin, medyo matagal lang konti. Tapos ang manonood eh konti lang. Halimbawa yung may manood lang na ilan, tapos hindi naman din tinatapos. So mas maganda yung ganito na live. Ah, Milano pa. So talagang pupunta ka ron, yun lang sa Jamu, logika. Bibili ka lang ng chili powder. Pero minsan pag nagawi ka ron, bumili ka na para next time na magplano kang gumawa ng ng ganito, may mga ingredients ka na, hindi naman nasisira. Tumatagal naman to, itong mga chili powder na to. Hello. May na in sounds. Test mic. Si Test na buntis ni Mike. Test mic. Oh, bien, delikado pa ngayon bumiyahe. Delikado pa ngayon bumiyahe, huwag ka muna bumiyahe. Saka na lang pagka may time ka, pagka at saka pagka medyo mo na yung case ng COVID, hindi na ganoon ka delikado. Saka na lang. Dito kasi maraming grocery na kahit sa kanto lang may mga grocery, makakabili ka ng mga ganitong ingredients. So next time pag meron ka lang time na makabili. Sa Pilipinas, marami nang gumagawa nito. Kahit na hindi siya ganung yung mga ibang ingredients ay hindi naman sa atin, imported na rin, usually galing din dito sa ibang bansa. Marami na rin gumagawa sa atin ito kasi nagustuhan ng mga Pilipino yung pagkain na ganito ng mga Korean. Maraming klase ng pagkain, mga dishes ang mga Korean na masasarap kung matitikman nyo, kung kaya lang yung iba hindi natin kilala. Siyempre ang kilala lang natin yung usually na kinakain natin paglalabas tayo sa labas, pero marami silang mga pagkain, mga street food, marami, puro mga street food nila healthy, hindi basta maano sila sa pagkain, mahilig. So ayan, ugasan na natin ngayon tong kimchi, diba binabara natin ng tubig na may asin. Ngayon ugasan natin hanggang sa mawala yung alat niya. So sandali lang, ako'y mawawala, sandali, nagugas ako sa labas.
So, ito na siya guys. Nahugasan na natin. Ito na yung ating cabbage. So, ngayon, ilalagay na natin yung ating marinate. Kimchi marinate o yung paste na sinasabi dito. So, dahil kailangan natin siyang lamasin, gaano tayo ng gloves, gagamit tayo ng gloves, plastic gloves. Lamasin natin mabuti hanggang sa equally na ma-distribute yung marinate natin. So, ayan na siya guys. Ang pula na oh. Mukha ng kimchi. So, ayan na guys. Charan! Okay na. May fresh kimchi na tayo. Pwede itong instantly kainin guys. Kaya lang, yung iba gusto to, yung malamig. Kaya nilagay natin sa ref. Ang buhay nito guys, hanggang 1 week to 10 days lang after nung paglumapas nun guys, iba na yung lasa, hindi na siya ganun ka ano, at tamis. Testing guys. Kaya itong pechay manghang. Hindi siya ganun katamis. Diyan pa natin ng konti asukal. Gusto ko matamis ng konti.
sugar guys. Ready na to guys. Testing. Ready na. Ready na mag-asawa. So lalagyan natin sa container natin guys, sa Tupperware. Para ilagay natin sa chiller o sa refrigerator. Guys, yung ating container. Serve tayo ng kumpisa mo. So ayun na siya guys, mukha ng kimchi. So lalagyan natin siya ngayon ng sesame seeds sa ibabaw. Roasted sesame seeds guys. Charan, ayan na, tapos na ang ating kimchi, fresh kimchi. Hindi ito yung fermented na kimchi guys ha, yung pwede mong istock na matagal. Ito ay instantly pwede mong kainin. Di meron na tayong kimchi, di na tayo bibili. Amin, okay na to. Agis ko, abangan mo yung sa bubong mo. Siya guys, saka natin ilalagay sa rep. Meron na tayong kimchi.
So ganun lang kadali guys, gumawa ng kimchi. Ganun lang kadali gumawa ng kimchi. 10 minutes lang, kaya-kaya mong gumawa ng sarili mong version. Nasa iyo kung anong ingredients na gagamitin mo. Pero yun yung mga typical na ingredients na ginagamit. Tago natin ito. Pwede tayo susunod. Sa mga ingredients guys, ulitin ko. Ito chili powder. Powder the chili pepper. Grated na bawang. Giniling. Luya na giniling. Optional din itong guys, tuluya na to. Yung iba hindi na naglalagay nito eh. Ito lang bawang. Pero mas masarap pag meron siyang ganito luya. Tapos ito rin guys, optional din to. Itong alamang na to. Pero ang traditional na paggawa kasi nila ng kimchi rito, may ganito talaga. Kung wala kang ganito, pwede po rin lagyan ng asin lang. Asin. Tapos ito, patis. Ito talagang ingredients din to. So yun, meron na tayong fresh kimchi. Akin nilalagyan nyo, bigyan ko kayo. Plato. Tupperware pala. So, kumain na ba kayo? Ganun lang kadali guys gumawa. Napaka easy, simple simple. Madali lang guys gumawa ng mga mag-discover ng mga recipe o lutuin. Lalo na ngayon, di ba? Sa YouTube maraming mga tutorial. Kung talagang gusto mong matuto, madali lang. Basta kumpletuhin mo lang yung mga ingredients, ando naman yung procedure kung paano gawin, sigurado magagawa at magagawa ka. Wow, nilaga, masarap yan. Tama-tama malamig. Marami pa akong sobra na ano rito na pechay. Ganyan din ang gagawin ko sa mga sunod na araw. Alam nyo guys, yung pechay na yan, yung pechay na ginamit natin, galing yan dyan sa may katabing farm o bukid dito. Merong farm dito sa katabi ng bahay namin. May tanim sila ng mga, yun nga, yung becho or pechay na pang kimchi. Ang lalaki guys, ang lalaki. So yun is pambenta nila. So last week, nag-ani sila, inani na nila. Ang lalaki, ang ganda talaga. Ang dami nilang naani. Medyo malawak yung taniman. Tapos, yung mga iba na hindi maganda yung tubo na pechay na pagka yung laki ba undersized, maliliit, at saka yung iba na hindi maganda yung tubo, iniwanan nila, hindi nila kinuha muna. So akala ko kukunin pa nila yung bang gagamitin pa, i-harvest pa. So after 1 week bumalik yung may-ari. So yung mga naiwan pala na yun guys, hindi na nila balak na kunin, hindi na nila harvestin yung mga naiwan na kinuha, na hindi nila nakuha yung mga undersized na pechay. So yung ibang Korean na may katabing nagbukid na nagtatanim, tinanong nila kung pwedeng kunin. Pwede naman daw. Kaya yun, kinuha nila. Ang dami nila nakuha pa. Tapos nung malis na sila, saka ako pumunta, may naiwan pa. Kaya nakakuha ako ng 3 malalaki. Actually guys, meron pa ron, ang dami pa. Hindi ko lang makuha lahat kasi masisira lang din. Ang dami pa doon, hindi ko kinuha lahat. Sayang lang. Kung sa Pinas lang to, maraming makikinabang dito. Tsaka yung mga pinaganihan nila, yung mga pinaganuhan ng... Kasi hindi nila kinukuha, hindi nila binubunot ng buo yung pechay. Iniiwan nila yung mga dahon na medyo matanda na. Pero
kung sa Pinas lang yan, mapakinabangan pa yan, pagkain ng hayop, baboy, ganyan, ang dami, mas sayang lang. Kaya yung ating pechay guys, ngayon, libre. Kaya naisip ko rin gumawa ng kimchi dahil meron tayong pechay na libre. So, pero mura lang yan guys kung bibili kayo sa ano, kasi panahon ng pechay dito ngayon. Mura lang, yung 3 piraso na malalaki, siguro nasa 3 kilo, 1 piraso, 2 to 3 kilos, 3 ganun, nasa ano lang, sa manucho nun, 600 pesos sa pera natin, malalaki na yun, na pechay. Pechay at saka yung mga radish na ginagawang kimchi rin, may kimchi na radish, di ba guys, kung nakakita na kayo ng kimchi na radish. Malalaki ang radish dito guys, di katulad sa atin sa Pinas, pahaba ng payat. Dito malalaki. Talagang mamamangha ka. Meron din ako dito, nakuha ko rin dyan. Hindi nila tinapon nila. Hindi nila kinuha. Pinulot ko, di ba? Kaysa bibili pa ako. Sayang. Guys, oh, ganito ang radish dito, oh. Ginagawang kimchi na radish ganito, malalaki diba, medium size lang to, meron pa mas malalaki dito, mahaba tsaka matataba, radish yan. May 1 piraso dito kung bibilihin mo nasa Ichonon or Chonobegon, nasa 60 pesos sa pera natin, 1 piraso. 60 to 80 pesos dito. Diba? Ito, napulot ko lang dyan sa tabing bukid. Di nakalibre ako. Yan ang advantage pag merong ano, taniman sa paligid. Nagtatanim. Kahit ako naman, pagka season ng taniman, nagtatanim din ako para makamenos ako sa ano. Diba? Kung bibili ka ng gulay sa palengke, mahal din. Eh, kung marunong ka naman magtanim, meron ka makukuha na ng mga bini, magtanim ka na lang, fresh pa, galing pa sarili mong pagod, pawis, masarap pa sa pakiramdam. So yun ang kimchi natin, madali lang gumawa guys, 10 minutes, less than 10 minutes kaya, basta kumpleto ka ng Ricardo, tsaka kung malapit yung mga kitchen utensils mo kompleto, nasa kusina ka talaga. Ako kasi andito ako sa loob ng bahay, ang kusina namin nasa labas pa. Libre lang yun yung pechay, walang gastos, yun lang mga ingredients. Yung mga pinakita ko kanina, medyo mahal din, pero okay lang, at least naituro ko sa inyo, diba, kung paano gumawa. So sunod, alam nyo na, kayo naman ang mag-share ngayon sa iba, diba, baka pagdating sa Pinas, pwede rin gawing negosyo yan, at least may idea na kayo kung paano gumawa. Tulog ka namin, anong oras na dyan? Bali, anong oras na ba dito? Bali 9 o'clock. Diba supposedly 1 p.m. dyan sa inyo? Bakit? Sabi yung madaling araw na. Shout out Joms DC. Subscribe nyo yan. Monetize na yan. Sana all. Nakuha na yung pin niya. Kadadating lang ngayon kanina. Kanina o kahapon. Sana ako rin. Ako malayo pa. Malayong malayo pa.
Kaya nagahabol ako ng oras sa mga live na ganito. Sabi nila malakas makaano ng oras bumatak. Sana makahabol before this year end. Year end. Nilalinggo na lang natitira. Kasi next year, maano ng qualification ni YouTube, mga policy niya nagbago na, magiging mahigpit na. Kaya sana noong taon na to ma-qualify for monetization. O syempre, hindi natin magawa yan kung wala yung support nyo guys. Kaya please support, please help, I need help. Yung mga kapwa natin na small YouTuber dyan, magtulungan tayo. Kasi isa lang naman ang goal natin, para ma-monetize o para ma-recognize yung ating channel, di ba? So, tulungan tayo. Amin, salamat. Kakayanin. Ikaw rin. Tuloy-tuloy mo lang pag-upload, makakaano ka rin. Baka pagdating ng araw, maunahan pa ako eh. Baka mas magaling ka pa sa akin. Yes. Pupromote din kita. Basta gawa ka lang ng gawa, upload ka lang ng upload, kahit na ano na pwede mong i-upload. I-upload mo lang ng i-upload kasi ganyan din yung iba. Kung ano-ano lang ina-upload. Yung iba kumakain lang, binibidyo tapos ina-upload. Kahit na ano lang na pwede mong i-upload. Basta walang foul na ano sa mga clips, yung mga ano na maano yung regulation ng YouTube. I-upload mo lang, i-upload. Para makarami ka ng ano. Tapos pag marami ka ng uploads, isasama kita sa mga ano natin, yung mga ibang kakilala natin, ipopromote kita. Sa mga ibang katulad natin ng mga small YouTuber, marami dyan nagtutulungan. Basta upload lang ng upload. Kaya nga ako, tignan mo kung ano-ano naiisip ko. Kasi talagang desidido talaga ako na ayusin itong aking ano. Kaya lang, in the future sana walang maging problema. Sana lang. Oh, gagawa ko ng kimchi na labanos. Radish. Ito. Para sa'yo. Meron ka ng ano, meron ng... May request na yung audience ko. Nag-iisang audience. Ayan, oh. Gagawin natin yan, ano. Kimchi. Research ko kung paano. Dali lang naman eh. Kasi sa YouTube maraming tutorial yan. Maraming ano. Kaya kaya natin yan. Yung mga hindi mo alam na bagay, search mo lang sa YouTube, malalaman mo. Sa Google. Oh, sibuyas, leeks, onion leeks, daon na sibuyas. Dito maraming ganyan kasi talagang ano naman nila yan, diba? Diyan ba wala? Yung mga leaks? Malalaki ang mga leaks siguro diyan. Oo, yung kanina yung dahon. Sarap nga yun. Maraming mabibilihan dito. Sa mga grocery lang. Sa mga dyan sa labas, mayroong malapit na grocery. Ang grocery dito, nandun na karniwan, nandun na lahat. Meat shop, mga
karne, mga gulay, mga ano, andun na lahat. Wala bang mga chili, ano yan, red pepper, ano, powder na ano, malapit? Hindi sa mga dishes nila dyan, wala, hindi sila usually gumagamit ng mga ganyan, ano. Iba kasi dyan, hindi sila, parang hindi sila maano sa mga hangdyan, mahilig. Pasta ang usually na niluluto dyan, ano. Mga pasta. Subukan mo magluto, pasta na may chili powder. Kung anong resulta. Ikaw magpapauso yun dyan. Kulay pula na pasta. Yun pala, puro sili. Baka hindi makain. Depende naman sa timpla. O, sige, sige, turuan mo ako. Italian food. Paano magluto? Hindi masyadong mahilig sa spicy food. Pero ano, meron din mga spicy foods dyan, mga pagkain, yung mga medyo manghang. Pero hindi siguro katulad dito na talagang puro ano, kasi puro sili ano. Sabagay sa atin din naman, may mga, yung mga Bicolano, di ba ikaw, Bicolano ka eh. Nahilig sa manghang. Mano din ang ano sa atin, marami ding mahilig sa sili, manghang. Ah, south part. Nabubuhay ba sili dyan? May tanim sila ng mga sili sa part na yan. Di pa pag mainit. North, hindi masyado. Ah, sa south. South lang. I see. So, ikaw ang magpapauso dyan. Ang mga luto na manghang. Mahilig sila pasta, no? Hindi rin sila mahilig sa rice, ano? Hindi, magtanim ka pagka ano, yung painit. Tinatanim yan pagka yung after ng ano, ng yung tagsibol. Pag tagsibol na, doon tinatanim ang sili. Kasi kung ilan ban yung ano, mga 3 to 4 months, mamumunga na yan eh. Three to 4 months hanggang bago mag ano, bago mag mag ano uli, autumn. Winter, mamunga na yan. Basta pa summer, after na ano, pag tagsibol na, pwede ka na magtanim ng sili. Ah, namunga na, o pwede. Namunga na nga, namunga na pala eh. Anong klaseng sili? Labuyo? Kung may makuha ng kampula dyan, tanim ka, sayang. Tapos ikaw nang mag ano, mag convert sa powder. Gawin mo na lang powder para meron kang ano, ingredients o seasoning magamit sa susunod pag gusto mong gumawa ng ganito. Pero pechay meron dyan. May luya ba dyan? Gumagamit sila luya?
So, ah, meron din. Yun naman pala eh. Meron naman pala mga available na mga ingredients din dyan na katulad dito. Yun lang, pepper powder lang talaga ang wala. Red pepper powder. Kaya magtanim ka na. Ah, nagiging popular na luya dyan. Dati hindi. So, ibig sabihin, hindi sila mahilig sa mga luto na may luya, no? Ngayon pa lang sila nagkakaroon ng ano. Ngayon pa lang, parang ngayon pa lang naging popular sa kanilang luya. Pwede rin naman gawing tiyang luya eh, kung kahit na hindi mo nanihalo sa pagkain eh. Diba? Sa Milano. Ilang oras mula dyan sa lugar mo hanggang Milano? Malayo. Probinsya, 1 hour ang biyahe. Tapos mayroon po kayo traffic. Malapit lang kung 1 hour. Malapit lang kung 1 hour. Kasi mula rito sa lugar ko hanggang doon sa first ano train station, 1 hour din. Probinsya, medyo probinsya rin tong lugar ko. Medyo malapit lang. Kaya lang nga pag traffic, malayo ang biyahe. So, wag muna ngayon kasi delikado nga bumiyahe kasi nga may pandemic. Saka na lang. Pagka talagang safe na bumiyahe, saka ka bumiyahe. Tapos bumili ka na lahat ng mga spices na gusto mong bilhin doon para hindi ka pabalik-balik. Napin na gusto mong gamitin. Wag muna ngayon. Kahit na dito eh. Nakakaano na rin lumabas kasi third wave na ng COVID dito. Dumadami na naman ang mga infected ngayon. Kaya hangga't maaari, ayaw namin muna masyadong maglalabas dahil mahirap na. Third wave na dito. Ito, day off namin, Sabado, Linggo. Dito lang kami sa bahay. Hindi masyado lumalabas. Pero kung walang pandemic niyan, saan-saan na gumagala. Kaya hindi masyado makagawa ng ano ngayon, mga content. Hindi makapag video, mga shooting. Isa pa malamig na. Ah, marami rin nagtitinda ng Pinoy food. Maganda. Parang dito rin, dito marami din nagtitinda ng Pinoy food. Dito, pag hindi ka makalabas ng company mo or factory na pinagtatrabahohan mo, may mga Pinoy mart na tinatawag. Meron silang close ba na maliit. Timbahay muna. Tama yan. Kasi mahirap na, di ba?
kailangan manigurado. Dito may mga yun nga, yung Philippine store na sinasabi. Meron sila mga crossband na maliliit. Andun lahat. Yun yung tindahan nila, yung rolling store na sinasabi nga. Andun na lahat sa ban yung mga product nila. Parang tindahan. Tapos pupunta sila sa mga factory dito ng mga Pilipino na hindi makalabas. Na mga business trabaho, ganyan. Yun, binibentahan nila ng mga Philippine food. Pwede pa nga utang eh. Kung hindi ka makalabas, sila mismo magdadala sa'yo. Tsaka yung mga box, mga balikbayan boxes, sila rin na nagbibigay. Tapos sila rin ang pipick up. Hindi mo na kailangan lumabas, hindi mo na kailangan umalis. Kontakin mo lang sila. Yung mga Philippine store dito. Pinoy beer dito. Merong mga Red Horse, may mga Alak, may mga Emperador Lights pa nga. Eh, meron eh, Sandig Light. Meron dito. Yung sa vlog ko dati nung napunta ako ng Hewa. Yung Hewa dito, yun yung paglinggo, parang talipapa. Adaming mga nagtitinda ng mga Filipino foods. Search mo sa ano, o tignan mo yung vlog ko na yun, hanapin mo makikita mo yung mga ano na yun. Andun yung mga karinderya. Mga Philippine food, Philippine products, marami. Every Sunday. Kasi yung Hewa na yun, meron doong Catholic Church. Kaya maraming nagpupunta doon every Sunday. Andun na rin lahat. Mga Philippine banks, Metro Bank, meron doon. Mga padalahan, DHL, meron doon. Kaya maraming nagpupunta doon every Sunday. Noong hindi pa ano, pandemic. Pero ngayon medyo limited na kasi nga may pandemic. Hindi ko alam kung may misa doon ngayon. Dahil delikado pa nga. Binabawal din kasi ng ano yung mga bawal dito ngayon yung mga gatherings. Pagka naano ka ng ano na nagtitipon-tipon maraming tao, pag ni-report ka, pupuntahan kayo ng pulis. Dahil nga sa ano mahigpit na pagpatupad ng mga ano social distancing ganyan. Tsaka mask dito, hindi na pwede yung ordinary na mask lang na isusuot, yung surgical mask, di ko alam kung pwede pa yan, pero meron silang mask na nire-require pag mag pupunta ka sa mga public na lugar. Oo, ganun talaga, syempre mahal kasi may pamasahan sa aeroplano. Imported na nga ang labas niyan kahit na product natin yan sa Pilipinas. Dito rin, mahal din min. Mahal din dito, ginto rin. Yung Pasit Canton dito, lit-lit. 80 pesos i-tunon. 2,000 won. Kung bibiliin mo, samantalang 80 pesos at magkano lang yun. Yung sardinas, 60 pesos. Kung magko-convert ka, pagka nasa abroad ka, mahal talaga. Kung palagi kang magko-convert. Kaya lang, nandito ka sa ano, mura na para sa'yo. Kasi dito, usually, yung mga chunon, ichunon na ganun, wala na masyadong nabibili. Kaya para dito, mura pa rin. Pero kung i-convert, mahal talaga kung palagi kang magko-convert. Nung umuwi ako sa Pilipinas, pag bibili ako ng product ko, kino-convert ko rin eh. Mura talaga sa atin. Merong product na katumbas ang presyo dito, merong product na mura sa atin. Hindi maiwasang mag-convert. Kaya nga, noodles, mahal din. Lahat man. Tapos yung noodles pa sa atin, kung i-compare mo sa noodles na nila rito, 1/4 lang yata o kalahati. Ang liit, kunti lang ang laman, hindi ka man mabubusog sa isa. Samantala yung noodles nila rito, halos hindi mo maubos. Kung ikaw lang mag-isa. Magkano yung 1 euro?
min sa peso. Dito may itlog na pula, marunong din sila mag ano ng itlog na pula rito eh, yung iba galing ng China. Imported din. Hindi sila familiar sa itlog na pula rito. Yung ano, century egg na sinasabi, yung pero hindi siya maalat. Dito po popular dito 'yon. Hello, man. Wala kami lutong ulam. Iyon yung kimchi, pwede lang ano yun, pwede yung ulamin, kaya lang siyempre kulang. Tingnan natin kung meron pang ano, bukas pa yung in-order natin ng manok nung nakaraan. Ayun, bukas pa. Order tayong manok. Juseyo, ne, annyeonghaseyo, sa'nim. Sa'nim, go, fried chicken, hamari pedeli juseyo. Ye. Ne, alchimda, gamsamda. And guys, order na lang kami ng manok ulit. Wala kasi kami lutong ulam. Magka-weekes kasi. Minsan nakakaano kumilos kasi yung pahinga namin. Tsaka nakakaano na kumilos dito kasi malamig sa labas. May heater kami rito guys, kaya hindi masyadong ano. Pero tignan mo, dalawa pa yung ano namin, no? Pang ano pa to, pang lamig. Tapos nakaano pa ako, malamig pa rin. Itong container na ganito, guys, pag sa ganito ka nakatira, so malamig, sobrang lamig. Pag winter. Pagka summer naman, sobrang init pag wala kang aircon. Meron kaming aircon, di pwedeng wala kasi para kang nasa oven dito. Para kang nasa oven pagka walang aircon dito pagka summer. Pagka naman winter, para kang nasa loob ng freezer. Centralized ang aircon dito buong Korea. Naka-high. Hindi hindi mababaan yung temperature. Laging naka-high pag winter. Kaya kailangan meron kang heater. Mahirap kaya matulog pag sobrang lamig. Pag sobrang init, mahirap matulog. Ganun din pag sobrang lamig. Kaya nga. Piritong isda, masarap sa kimchi. Ang masarap sa piritong isda, yung fermented na, no? Medyo masim-masim yun eh. Yung kimchi na, yung tunay na kimchi. Yung fermented nga, hindi yung fresh. Masarap yun sa isda. Malamig. Hanggang ilang degrees umaabot yung ano dyan? 9 degree sa labas.
hanggang gaano kaano yung negative. Pag negative, hanggang gaano kataas. Dito hanggang ano lang eh, 11, 13, ganyan. 14, 17, 18, mga ganyan. Pinakamataas na naano ko nung simula nung dumating ako rito. Check natin yung temperature. Hindi ganun kalamig, medyo mainit na yun. 28 degrees Celsius. Ay, hindi. Sa Pilipinas to eh. 3 degrees. And guys, oh, 1 na oh. 1 degree Celsius. Kita nyo? 1 degree Celsius na ngayon dito, temperature. Malamig. Sa mga susunod na araw, nag-negative na oh. Ayan sa baba, negative 5, negative 7. Saan na ba? Ayan o. Mga negative na. Negative 5, negative 3, negative 7. Sa mga sunod na araw. Malamig na. Negative 2. 1 degree Celsius. Namayang mga bandang alas 10, alas 11, negative 1 na. Alauna ng madaling araw, negative 3. Malamig na. Ayan o. Sa Tokyo ngayon, negative 8 degrees Celsius. Inaano ko yan kasi meron meron ako kapatid doon. Sa Pilipinas, 26. Medyo katamtama lang. So, mag-early ako ng manok guys. Fried chicken. Kasi wala kami lutong ulam. Partner natin dun sa ano, kimchi. Matetesting natin mamaya yung lasa. Tulog ka namin, anong oras na dyan? Nine 9:30 na ng gabi rito, Min. 9:30 diyan sa iyo. Picture.
Lagay ko lang sa ref yung mga ibang ingredients natin kanina. Baka masira. 1:30 PM. Tama, 8 hours. Lagay ko lang sa rep kong mga to submit. Order na lang kami ng manok guys sa labas. Hapunan wala kaming loot ng ulam. Papartner natin yung sa ginawa natin kimchi kanina. Tignan natin kung ano lasa. Dito yung mga damo-damo. Marami silang mga pagkain dito ng mga damo-damo. Kaya pag uwi ko sa Pilipinas, yung makahiya tsaka yung talahib, subukan kong gawin salad kung ano lasa kung pwedeng kainin. Joke lang. Ito nga container lang to, di pa kami kumain, bali order na lang kami ng ano sa ano sa labas. Fried chicken, manok, piritong manok. Social pag fried chicken eh. Piritong manok lang. More na lang, magpa-deliver na lang kami. Hati na lang kami itong kasama ko. Ito accommodation namin. Yan, hati naman bahay namin, magulo. And then, the rin, oh. Dalawang higa, ano. Ayun, oh. Ayun, kasama ko. Yung aming clip. Ito naman, walang laman. Walang laman. Puro Pepsi, tsaka beer. Soju. Dalawa kami sa isang bahay. Dalawa kami rito. Dalawa lang naman kaming ano dito, worker. Dalawang foreigner. Ang kasama namin yung trabaho. Small business siya. Family business. Kasama namin yung pamilya ng amo nagtatrabaho. Oh, masarap. Pito manok. Ngayon ginagawa namin dito. Pagka hindi kami nakapagluto, order na lang kami sa labas. Medyo mahal ng konti, pero wala ka ng choice. Kung hindi ka naman makapagluto ka agad, kalimbawa pagod ka na o ano, 10 oras na ng gabi, ma-order ka na lang.
Madalang lang naman din naman madalas. Kayo, kumain na kayo? Min, ano pagkain nyo? Oh, wala nga eh. Puro mga gulay yun. Marami alak, tsaka mga ano. Pepsi. Soju. Laki ng rep namin, wala masyado laman, lalo na yung freezer. Parang aparador. Dito kailangan mag-stock ng pagkain kasi ayun o kasi malamig nga kaya pagpupunta kami ng grocery dito binibili na namin lahat ng kailangan. Oo, sarap nilagang baka. Tingi. Kami rito nilagang baka lang. Hindi baka, baka. Marami akong petsa, baka magninilaga rin ako sa mga sunod na araw. Yung ginamit natin kanina, isa lang yun. May dalawa pang ganong kalaki. Kaya, kailangan natin i-consume yun bago masira. Sayang eh, di ba? Kung bibiliin mo yun, mahal. Dito, libre lang. Meron pa doon, marami pa rin dyan sa bukid. Kaya lang, wala, hindi naman makakonsume lahat, masisira lang din. Hindi na kukunin ng may-ari yun, mabubulok na lang yun doon. Pero hindi siya ganun kabilis mabulok kasi nga malamig. Medyo matagal din. May heater tong ano. Itong sahig namin, floor heater. Tapos meron kaming portable pa na heater. Ito, tignan mo. Portable na heater yan. Nalo ang tawag yan dito. Pwede mong lakasan yan. Mas malakas. Ayan o. Hanggang ilalim. Kalahati lang yan eh. Pag talagang malamig na yan. Kung ginaw na, malamig na hindi na kaya, itatabi na namin ito doon sa higaan namin. Pag malamig na malamig na. Pero ngayon, hindi pa naman masyadong ano, dito siya sa kusina. Malakas na yan, nakapool. Masyado naman mainit pagka nakapool. Gawin natin kalahati lang. Kita mo portable na heater hindi kasi kaya ng ano lang ng floor heater. May heater yung sahig namin flooring pero yung kalahati lang, yung kalahati wala. Yan, paano heater nyo dyan? Hindi naman siya nag-overheat, hindi naman nagano. Okay lang, okay siya. Kahit maghapon nakabukas, walang problema. Kaya lang, syempre, pag walang tao rito sa bahay, yun ang delikado. Pero kung nandito naman kami, okay lang. Hindi naman siya na ano, hindi delikado. Hindi naman siya ano, hindi ka naman, pagka lang dedikit ng ano, mapapasok ka ng konti. Meron mga heater na gano'n na ano, pero ito hindi, safety naman to.
Diyan, paano ang i-turn nyo dyan? Sa sahig din, flooring? Kunin natin yung pambahid ng manok, handa natin para pag tumawag. Ready na. Masyado malaki room nyo. Oo, kaya naman. Maliit lang itong room namin. Container nga lang. Ito yung pinakamalaking ano nila dito. Mino. 50,000 na kagad. Yayamanin. 50,000 won. Ito yung hindi ko alam kung may 100,000 won na, papel. Parang ito pa yung pinaka, ito pa lang yung pinakamalaki. Meron yata pero parang ano lang siya, gift check. Yung 100, hindi ko alam, meron na yata, meron na. Pero hindi pa ako nakahawak ng ganun, puro ganito. Hanggang umanon lang, umanon tawag dito 50,000. Umanon. Sa pera natin to nasa 2,150 ngayon sa palitan ngayon na. Plus 2,150 mga ganon sa pera natin, pesos.
Medyo mataas na yan. Ngayon, min, medyo mataas na 43 kasi nung nakaraan 40 lang. 40,000 ang 1 million o 1 million won. 40,000 ngayon, mabot ng 43. Mataas na yun sa palitan ngayon yung ano, pinakamataas na. Kahapon na, ewan ko lang ngayon kung magkano. Ayan o, tignan mo, eksaktong 43,000 pesos. 1 million won. 1 million won. 43,000 pesos. Mataas na yan, min yung ganyan. Minsan kasi maabot siya ng 40,000 ng 1 million, 39 pa nga minsan eh. Baba masyado. Itong 43 na to, mataas na to. Usually, naglalaro lang siya ng 41 na ganun. 40,000 to 41,000 ang 1 million. 1 million won. Million-million ang usapan dito. Milyonaryo kapag nandito ka. Sa won lang, sa won. Pero sa peso, hindi. Kasi ang 1 million won, nasa 43,000 pesos lang sa atin. Ito nga, tignan mo, 50,000 won. 50,000 na kaagad. O isang ano lang, o. 2,000 pesos lang sa atin. Mga milyonaryo ang mga ano dito. Milyon-milyon ang usapan. Pero sa atin magkano lang. Oh, pag nandito lang. Pag uwi ng Pinas, pulubi na uli. Pulubi na uli pagdating sa Pinas. Dito milyonaryo kasi milyon ng usapan sa sweldo. Dito lang milyonaryo sa Pinas, hindi na. Pulubi na. Bilis lang maubos ang pera. 1 million won mo eh. Ilang araw lang sa atin. 40,000. Pag hindi ka marunong mag ano, mag budget, magtipid. Lalo na ngayon, mahal mga bilihin. Kaya't naman dito, mahal ng mga bilhin din dito. Ang mga worker din dito, nakatulad namin karamihan, mga tirahan na mga accommodation may bayad na, dati wala. Internet yan. Totoo yun. Pag sa Pinas pulubi na. Kasi wala ka namang income doon, no? Pag uwi mo, balik uli sa dati. Kailangan being wise. Mag-ipon.
Hirap sa atin. Kaya hanggat maaari, kung may chance ka na mapagtrabaho sa ibang lugar, ibang bansa, grab mo na. Sa atin mahirap, lalo na pag may edad na katulad natin, katulad ko. Sabagay, diskarte lang, kanya-kanya diskarte. Two hours, super boss. Throughout the day, this 1 hour in particular minutes, money, 2 hours then money. Yeah, same. Yeah, Alex, I'm done. Puntahan ko lang sandali yung manok, bayaran ko lang. Saglit lang guys, ha. Ito yung ating manok fried chicken. Unboxing tayo ngayon, unboxing. Bali 15,000 won siya ang isang buong manok to guys. Yung 50,000 natin kanina nabarihan ng 35 sukli. Ayan. Ayan, nabarihan siya ng 35,000 moon. Yung 50,000 natin kanina. So, tignan natin yung laman nito. Coke, na maliit. Ay, Pepsi na maliit. Radish.
vehicles. Sauce, sausawan, ketchup yata to. Ang ating manok. Dalawang chopstick. At yung ating manok. Unboxing. Pero live. Asin, sausawan. Charan. Oh, umuusok pa oh. Tara, kain na. Balisang yung buong manok to. Fried chicken. Kritong manok pala. Social pakinggan tong fried chicken eh. Kritong manok lang. So, kain na tayo guys. Ito pickles, masarap to. Min, kain min. Abang mainit kasi pag malamig na tong manok, hindi na masarap, tigas na. Kaya pag bagong deliver na ganito, pinapaspasan ko ng kain. Kailangan makarami. Itong pigas na to, may tubig to. Bali, tanggalin natin yung tubig saglit. Bahagihan kita ng milyon, sige. Tumama ako sa loto. Pag tumama ako sa loto, babahagihan kita ng milyon. Pickles, yan. Tara, ayos the light, ano? Wait na natin. Salamat. Bon appetito, ano yun? Platito? Bon appetite? Eat well, ano sabihin? Kaya na agad-agad. Tara! Unang kagat sa'yo. Oh. Sarap. Sabayan natin ng kanin. Sojo, minum. Sojo. Wala laman. Kain, guys. Okay. Labasan natin yung kimchi natin. Ano lasa?
Ito na yung ginawa natin kanina ng kimchi, guys. Ayan o. Detestingin natin ngayon kung ano lasa. Ginawa natin kanina, guys. Experimento. Dumadami na. O nga eh, ikaw tsaka ikaw eh. Kain. Ito na yung ginawa natin kanina ng kimchi. Yung kanina, unang-una. O, unang subo sa'yo ulit. Lamig. Sarap. Mama. Pwede na, oh. Kulang pa. Okay lang. Mas masarap pa sa binibili ko. Nakasin nga kang binibili mo. Hindi. Maasin na. Ewan ko ba't ganun. Pero maasin yung version nila. Pero maganda lang. Pero maganda lang yun. Saka si Pres. Maganda lang ito. Marami yan. Marami pa lang. Kain. Awas mo, 5 minutes. Naku, puno na. Tatlo lang. Masarap ng aming tagumpay. Na chamba lang, chamba. Sali ako. May sinasalihan ako na ano, I mean, mga small YouTuber na ano, nagtutulungan.
approximately this 1 hour 30 minutes. Morning, morning. PS provides at least 1 hour and 45 minutes money to hours non money. Ah, meron. Ano kain? Malami pa doon, oh. Masarap, matamis. Okay na, entry na uli ako. Bilis na mamigay manok kasi malamig panahon. Yung tignan nyo guys yung isang gawa, oh, isang final lang sa dalawa, masarap siya pag bagong gawa, pag umabot na ng ilang araw nawala na yung lasa, iba na.
kaya ng buto. Mag-live ka rin ang kumakain. Min, panoorin din kita. Yung live natin, paggawa ng kimchi na punta sa mukbang. Alat ng konti na. Masarap. Ako nag-enjoy ako sa lasa. Sama ng konti. Kain! Tayo ko sa sarili mong sitang, pwede na ito eh, kuya. Masarap talaga eh. Ah. Dali lang, naglaya ko lang yung alutan niya. Basta kompleto ko ng Ricardo. Wala. Ayan mo, pinag-alo-alo ko lang yan eh. Bigay ko kay na mama, ipapapanood ko sa kanila. Rekomenda ko sa kanila paggawa sa bahay.
Ay, hindi, sa ano? Madali lang, kahit sa mga ibang ano, channel, marami. Bakit kung gawa? Madali lang. Ay, hindi sa Facebook na ako, kuya. YouTube, live yun sa YouTube. Yeah, send them naman sa YouTube. Pero sinayin yung tiyakan ko rito. Hindi ko siya malanskip eh. Portrait lang ng ganyan, kaya hindi, konti lang yung ano niya. Sakop ng ano, screen. Sandal ko naman. Nag-download ako yung application ng ano, para map landscape. Hindi naman gumagana. Ay, ito. Ito ba? Sabi na nakalabi niyo ako at kulit sendan ko yung ama. Shit. Sama ko eh. Ako sama ko guys. Shit, kukuhin na mami. Live siya, hindi siya uli. Hindi. Lumitaw ako sa camera, kita ko eh. Ha? Ayun, hindi nga siya uli eh. Ah. Sige, kinamama. Ayun ko sama ko. Diga naka-portrait kasi ano, hindi siya ma-landscape kaya kaya konti lang ano. Hinay-hinay lang. Inamadali ko kasi pag lumamig yung manok min, wala na. Hindi na masarap. Wi-Fi namin dito libre sagot ng ano ng amo. Wala kaming binabayaran dito sa bahay, tsaka sa kuryente, tsaka sa Wi-Fi, libre lahat. Kaya okay na rin dito. Hindi katulad sa ibang company, may bayad lahat. Wi-Fi, bahay. Kaya dito okay na rin dito. Isa na sa maganda to na ano. Tapos ang maganda pa rito, yung mga amo, hindi pala sigaw, hindi pala mura. Hindi katulad sa ibang kumpanya. Sa ibang kumpanya, excuse me, pagod na pagod ka na, sisigawan ka pa, mamurahin ka pa. Dito hindi. Kaya yeah, okay na rin dito. Meron rin akong napuntahan na ganun. Yung unang trabaho ko, ganun. Pagod ka na, sigawan ka na. Kaya maghahalo doon yung pawis tsaka yung luha mo. Dito hindi, okay lang dito. Libre lahat. Pagkain, may allowance din sa pagkain. Nandun ko sa mga tropa ko mahilig mag-samipsal, mga Korean food. Hilaw daw. Hilaw daw. Hello! Yung isang salapanod po simula kanina. Sa klase po yan. Nasa Italy. First lap po yan, high school. Ito yung mga masa, balik-balikan na kimchi sa mga sikdang eh. Oo. Oh. Nakalat sa para sa nga
Sa akin okay naman. Wala sa'yo? Mm. O dahil lang maangang lang, kaya tsaka yung sibuyas. Siguro ko yan. Saan, masarap eh. Gusto ba? Mm. Ubusin ko lang ito, kuya. Mm. Kung maalat sa ito, kay Jomar, maalat din. Kasi maalat pang lasa ka ng kapatid ko eh. Pero pag inalo sa ano, wala naman. Mm. Masarap. Kanin na. Mm. Ikaw yung isa dyan. May kita ba pag kami ilan lang, ba? Ilan lang ang ano dyan. Ilan lang ang views. Kapag pala kami yung nanonood, hindi naman nakikita na kung ilan kami na. Hindi nanonood. Hindi namin nakikita. Sa Facebook ko nakikita kung ilan kami na. Pero doon sa ano siguro, yung sa pang nag-comment, makikita mo? Mm. Kung ilan yung nagko-comment. Pag may nagko-comment, lalabas doon, di ba? Ay, wala. Wala niyan, wala. Teka, teka. Hindi ako marunong mag-andito sa cellphone. Sa puro laptop sa gamit ko eh. Ayun! Lumabas? Hmm. Isa lang. Hindi ko alam kung... Ah, hindi pa rin nakikita kung ilan kami. Isa lang. Yung lang lumalabas na ano eh. Pero kung marami yan, iba-iba. Nakikita mo rin dyan. Hmm. Yung nagko-comment. Ganyan din yung unang ano ko. Unang Sabado. Pero nagtaka ako ng ano, nakaano pa ng ano. Ganito rin yung nung nakaraang Sabado, min na live, yung test stream. Ilan lang yung nanonood. Okay lang. Wala namang pasok bukas. Teka, buksan ko sa laptop ko. Wala namang pasok bukas. Minsan hindi ako makatulog ng ano rito eh. Kasi madaling araw nagigising ako. Baka palagay ko sa ano, sa panahon. Parang nag-adjust yung... Di ba maaga ang dilim tapos matagal ang haba ang gabi. Kaya nga. Nakikita niya eh, bro. Nakikita niya nga natin ako. Ito nag-comment siya, 2 viewer nga. Kaya nga. O, 4 na ngayon. O. Kung apat ko ya, dalawa yung galing dito sa laptop ko. Ah, tama. Shout out sa mga nanonood. Gumawa ko ng kimchi kanina. So, supposedly itong live na to, paggawa lang ng kimchi. Bali, nilive ko siya para ano, actual na makita ng mga viewers, ng nanonood, kung meron man. Kaya nilive ko. Hindi ko sinot para i-edit. Bali, nilive ko yung paggawa ng kimchi. Bali, natapos siya. Madali lang, less than 10 minutes. Ano ba sa kumpleto yung ingredients. Kung gusto niyo mapanood, mga guys, dun sa unang ano kanina sa umpisa, andun yung lahat ng procedure sa mga kailangan sa paggawa ng kimchi. Dali lang, napakadali lang. Ito nagustuhan nga ni nung kasama ko. Kaya ayun. Kain tayo, guys. Wala kaming lutong ulam. Murder na lang kami ng manok. Manok sa labas. Prito manok. Tapos pinartner namin yung ginawa kong kimchi kanina. Nung una-una. Bali, nilagay ko lang yun sa rep ng siguro mga 30 minutes. Ayun, okay na. Nagustuhan ni ano, Giovanni. Ayun, naubos nga. Bangat long load na yan. Oh, boss.
chamba lang, at chambahan. So siya guys, oh. Kunti na lang natira. Balis ang kain pa. Bali, ang ginawa namin guys, kanina, fresh kimchi to. Hindi siya yung katulad ng kimchi na yung fermented. Ay po, dito pala sa uba. Nakikita? Nakikita pala sa uba. Leeg. Kaya nga eh. Invite ni nung kasama ko yung mga tropa niya, kaya lagi ng apat. Lima na. Thank you guys. Comment kayo guys para ma-shout out. Para ma-wash out. Hello guys, kain. Pritong manok, tsaka kimchi. Tsaka rice. Alam nyo naman, di tayo nabubuhay ng walang rice. Rice is life. Counted. Ha? Nabukas ako nung apat dun sila. Counted sila. Counted? Oo, oh, yung anong ba? Kaya nga. Pang lima to. Yung isang ano. Hmm. Ano sa? Binukas mo doon ng ano sa... Oh, ano? Apat. Puro sa'yo pala yun. Sinubukan ko kung magka-count eh. Counted ano? Hmm. Yung iba eh, tinignan lang. Tapos sabi nila, kumakain na lang kayo. Tapos na ako. Ah. Sa simula ka ako, hindi yung matapos mag-upload naman ulit ka. Di ba pag live ganun? Nag-upload naman siya ulit. Eh, tapos na eh. Bukas, kapanood din. Ano naman YouTube yan, kaya lang matagal yan. Mga 2 hours na ganyan na live. Matagal yan, minapalas yan. Bukas pa yan mga ano. Ah, parang kung ano talaga yung mga non-edited video ng ano, i-upload niya lahat. Ano. Kasi walang cut yan eh. Dediretso. Yung mga ibang live nga dyan, maabot ka naman ako. Paano? Baka nalang kami na bukas. Kain! Bito na oh. Tapos na yung paggawa na kimchi, magagawa naman. Ulo na. Kain po! Yung live po na to, supposedly paggawa lang po sana ng kimchi. Kaya lang, nauwi po sa mukbang. Yung ginawa namin na kimchi, yun ang minukbang namin. Tapos bumili kami ng fried chicken. Ayun. Double purpose siya. Kaya ang tagal na, 2 oras na mahigit. Oh, ikot. Nagmukbang na.
Kain po. Yung daw akong kimchi kanina guys, oh, tignan nyo na, ubus na. Nachambahan yata. Malamig na yung manok, di na masalap. Wings. Kain po. Kung gusto niyo pong mapanood yung paggawa ng kimchi kanina sa unang-una, bukas po yan, maiano ni ano tong bukas, ipaprocess ni YouTube. Magiging regular na video na siya bukas. Para makita niyo yung kung paano ginawa yung kimchi. Shout out sa mga viewers ko. hindi ko naman makita yung pangalan. So last na to guys, medyo busog na. Bukas na yan, babad mo lang muna dyan. Namamig na yung manok. Kaya kanina binibilisan ko yung kain kasi nahabol ko yung habang mainit pa. Masarap at malambot. Ngayon malamig na. Medyo ano na ilaman. Hindi na juicy. Lalo na bukas, hindi na masarap to. Kahit na yung microwave mo, iba na ang ano niya. Dating. Lalo na yung balat, hindi na crispy. Iba na lasa.
Kimchi guys, simot. Ah, doble. 15,000 noon, almost 600 pesos. So, pera natin yung 43 plus 2150 6450 645 pesos sa pera natin. Fried chicken, isang fried chicken. Bro, may tumatawag. Ano ba? May tumatawag yata. Simot guys. First time ko lang gumawa ng kimchi. Sinubuhan ko lang. Natin para bukas. Ito yung guma. Tapos na po. Stamin. May alak dyan, pwede pang minum ng alak. Kaya lang, this oras na eh. Ito, alak mo. Soju, 5 liters. Kaya lang, wala na laman. Hello guys. Tagal na lang live natin, no? 20 hours na. Min. Ang malakasan. Toothpick. Kaya pa, eh, no? Natin takpan. So, may nakita ka dito na nakaganito, lumabas na nakaganito. Mga 70-80% Filipino.
Shout out. Oh, pagkatapos kong kumain, hindi pwedeng walang ganito, guys. Pick. Kasi yung ngipin ko may mga marami ng butas ba. Ayun o. Madaling pasukan ng ano, lalo na pagkarne. Hindi pwedeng walang toothpick. Mahal talaga min, doble. Doble pa ba? Mas mahal pa pala rito kaysa dyan. Ibig sabihin mas mura pa dyan. Natin ito para bukas. Hindi namin masyadong ginagamit ito, guys. Hindi personal yung lasa. Pero kung mahilig ka sa ketchup, ito, okay ito. Usually mga ganito, hindi na namin binubuksan. Tinatapon na lang. Hindi namin gusto yung lasa. Kaya nga, ayaw mag, ano, comment. Ayaw mag, ano, shout, pa-shout out. Shout out ko na lang sila ano kung sino man. Ay, hindi naman ako eh. Kaya lang kailangan ano. Kailangan eh. Yeah, nagla-live na tayo ngayon. Dati hindi ako makaharap sa ano lang ganito. Para pag umasens yung channel natin, makauwi na ng Pilipinas. Mahirap din kaya dito. Mm, 6 euro. Magkano yun sa peso? I mean, 6 euro. Thank you.
Shout out. Hello po sa mga viewers natin. Comment kayo para ma-shout out natin. Iilan lang tayo, tayo-tayo lang. Times 57 depende sa palitan, 6 times 57 342. 342 min ang isang buong manok sa inyo dito 15,600 ano, oh doble nga ano, 645 pesos, doble nga, pero masarap naman yung mga roasted chicken dito min, ibang klase naman. Meron mga roasted dito yung mga parang lechon manok sa atin, ibang klase ang lechon manok dito guys. Ano siya, may palaman sa loob, may malagkit. Yung Aros Valenciana, kung alam niyo Aros Valenciana sa ating diyan, yung bringhe sa Tagalog. Parang ganon, pero yun plain lang na nakakanin malagkit, tapos may timpla. May mga spices, tapos may prutas na hinahalo na hindi ko alam pero masarap. Ganon ang lechon manok dito. Pero ang lechon manok dito guys, hindi siya masyado malaki. Ang manok na ginagamit nila yung less than 1 kilo na manok. Siguro mga mga 3/4 na ganun kalaki. O pinakamalaki na yung 1 kilong manok. Ganun yung mga size na ginagamit ng pang lechon manok. Tapos sa loob, meron na siyang kasamang kanin. Kaya pag bumili ka nun, kahit na hindi ka na mag-rice, busog ka na kung sa isang piraso lang. Dalawa kayong kakain. Tapos ang halaga nun, bali 8 nun ng isa, 200 pesos ang isa. Lechon manok yun. Itong kinain natin kanina, ano naman tirito. Mahal ang mga biliin dito. Guys, mahal. Kung i-convert mo sa ano natin sa Pilipinas, mahal talaga. Dito, kung sa atin ang piso, 2 piso, wala nang bibili masyado. Dito, ang 1,000 won nila, wala nang nabibili. 1,000 yun ha. Oh, shout out Richardo TV. Pare. Kain tayo, pre. Gumawa ako ng kimchi. Dahil kanina, yung fresh na kimchi. Kanina umpisa. Dapat tong live na to, dapat paggawa lang ng kimchi. Bali ilalive ko sana, hindi ko, para hindi ko na i-edit ba, dire-diretso na. Kaya lang, yung paggawa ko ng kimchi na napunta sa mukbang. Kasi yung kimchi na ginawa ko, yun din ang kinain namin. Bumili lang kami ng manok. Order lang ng manok. Richardo TV, shout out. Pe. Upload lang na upload. Tsaga-tsaga lang. Kailangan karirin natin eh. Kung hindi natin kakaririn, wala. Kung iba nga nakaya eh, tayo pa, di ba? Kaya din natin yan. After 10 years, sikat na tayo. Tsaga-tsaga lang. Naghahabol kasi ako ng watch hours guys. Kaya mostly nang ano gusto ko habulin sa live. Sabi nila kasi ang live daw malakas pumatak ng oras. Kasi watch hours ko malayong malayo pa. Kaya watch yun, inahabol ko. Binabata ko. Gusto ko sana before this year end ma-monetize yung channel ko. Kaya lang parang kaya naman siguro kung pupursige ko. Pero
kung kailangan mong mag-work hard ba, kailangan mong magtrabaho na ng talagang ano, magpursige. Oo nga pre, fighting lang. Kaya natin yan. Gawa ka lang ng gawa pre, ng ano, kung anong pwedeng i-upload, i-upload mo. Pandagdag din yan sa mga uploads. Kasi marami akong nakikita, yung mga usual lang na ginagawa ng mga ano, ordinary na upload. Wala nang edit-edit, diretso na, basta binidyo lang. Ang importante, maka-upload, maka-upload. Kahit papano. Siyempre, gradually, habang tumatagal ka na sa pag-upload, masasanay ka na rin. Hanggang sa yung mga uploads mo, nagkakaroon na konti ng pagbabago, nag-i-improve na. Ganun yun. Siyempre, lahat tayo nag-umpisa sa mababa. Dahil di naman tayo expert nung pumasok tayo sa larangan na to. Siyempre, mag-umpisa tayo dun sa hindi tayo marunong, natuto ng konti, nagkaroon ng konting kalaman, hanggang sa natuto ng gumaling na ng gumaling. Pero malayo pa tayo sa stage na yun. Marami na tayo. Walo na, kanina. Yin, nawala ka na. Comment mga idol para ma-shout out. Kung may channel kayo guys, ilapag nyo. Papasya lang ko. Support lang. Yes, Min. Salamat. Richard, salamat. Kung may channel kayo guys, lapang nyo guys, pupuntahan natin yan, pasyalan natin. Tayo-tayo lang, nadami rin tayo. Tumagal. Ali pangalawang live stream ko pa lang to guys, sinubukan ko lang. Kung una, sinubukan ko lang din, nung nakaraan Sabado. Ganito rin, ang viewers ko nga lang noon, isa dalawa lang eh. Pero, sa linggo na nakakaraan hanggang ngayon, umabot na siya ng 50 plus o kung hindi ako nagkakamali ang view. Tapos ang watch hours na nakuha ko doon, hours guys, hindi minutes ha, bali mabot na ng 14 hours biro nyo, diba? 14 hours, malaking bagay yon. Kung ordinary yung vlog lang yun na yung edit, kunting ano lang, yung tumatagal ng 10 minutes, matagal bago makuha yung 14 hours na yun, o 10 hours lang, diba? Kaya malakas talaga bumatak ng oras tong live na to. Kahit na paganyan-ganyan lang, ilalang tayo nanonood. Kaya may mga channel dyan guys, lapang nyo. Puntaan natin, bisitahin natin. Tulungan tayo, tayo-tayo. May tumawag kanina eh, baka dahil doon. Dami na. 22 hours, 24 hours na to. Close na.
Shout out, guys. Ini tapos na siya. Kaya nga live nga ng live tinitira ko min para ano mas mataas ang chance. Ito tong live natin na to sana dumami ang watch hours. Pero sa tingin ko naman nadami kasi yung ang test live stream natin noong nakaraang Sabado, 'di ba? Ilan lang nanonood. Wala ka pa noon din. 'Yung lang tropa namin ito na kapatid ng nitong kasama ko na ano rin. Shout out ko na rin si Jomari, Joms DC ang channel niya. Bisitahin niyo, guys. Monetize na siya, dumating na 'yung pin niya ngayong kahapon. May vlog siya tungkol doon. Andito 'yon sa Korea. Monetize na. Tsaga-tsaga lang. Noong nakaraang Sabado, yun lang viewers ko. Bali, dalawa lang yata. Tatlo. Pero nakarami ako ng watch hours doon. Kaya, tsaga-tsaga lang. Tapos 2 hours lang yun. Ito sa atin ngayon, 3 hours. Maabot na ng 3 hours. Yung iba dyan, guys, nagla-live, maabot ng 5 hours. 3, 4, 5, mga ganun. Pero yun, mga ano na yun. Mga batikan na yon, marami ng viewers yon. Yung talagang umaani ng mga watch hours. Tsaka yun, guys, tulungan yon. Ganun din mangyayari dito sa mga live natin na ganito, guys. Pagka marami na tayo, syempre, ilalapag nyo yung channel nyo dyan. Comment nyo. Syempre, bibisitahin ng bawat isa sa atin. Tapos maglalabas din tayo ng ano dyan, ng kung sino yung ipipicture natin for the day na mga kasama natin ng mga small YouTuber na naitutulungan ng mga viewers natin, ng mga audience natin. Ganun mangyayari sana, guys, pag tumagal. Kaya we will keep on doing live stream para matulungan din natin yung mga ibang kasama natin na nag-i-aim ng masenso sa YouTube. Diba? Tulungan lang naman tayo, guys, eh. Kasi kung mag-isa lang tayo, asa tayo sa ano natin, mahirap. Buti sana kung yung content natin eh. Joms DC, bro. Pare Richard. Joms DC. J-O-M-S. Tapos capital letter na DC. Tropa rin yun sa Gumuncho. Naglalaro ng basketball. Kapatid nyo itong kasama ko sa trabaho. Kakuha niya lang yung pin niya kahapon. Meron siyang vlog doon kanina. Ginawa niya ng ano. Vlog yung pagkakuha niya ng pin. Bisitahin mo, bro. Eh no, like, 7 na tayo, 8 na kanina, dalawa lang kami. 3. Sana tuloy-tuloy, continuous magkaroon ng ano. Marami pa tayong kasama. Pag marami kasi tayo, guys. Syempre yung iba matutulungan din natin, 'di ba? Tulungan nyo ako, tulungan ko kayo, tulungan nung kasama natin yung isa sa atin. Masala tayo, tulungan. Ganyan naman talaga. Kaya tayo nagla-live, hindi lang para sa akin, para din sa inyo, siyempre. Lahat tayo may kinabang, di ba? Min, yung isa min, Richado TV. Richado TV. Tapos yung isa, Joms DC. Ipa-plug natin yan sa mga sunod na ano natin. Pero kung mapupuntahan mo ngayon, mas maganda. Richado TV. Tapos yung isa, Joms DC. Mga tropa natin yan. Mga tropa dito yan.
Yung Jom's DC, yun yung sinasabi ko na kamumonetize na, kakuha niya lang yung pinya kahapon. Ayan o, mga tropa, meron na tayong ano, di ba? Ilan lang tayo, pero syempre, nag-upsa na tayong magkakilala, magtulungan. Yan ang advantage pagka nag-live na ganito, guys. Kaya dapat, pagka may chance na ano, makasali, sali kayo. Sa mga ganito na katulad natin nag-uumpisa, talagang mabibigyan, maano tayo ng priority kasi ilan pa lang tayo. Yun nga, Richado TV, men. Richado TV, tsaka Joms DC. Masyalan mo na lang. Richard, yung isang itong kasama natin ngayon nanonood, Jasmine Medina, pag may time ka, pasyalan mo yung kanyang bahay. Yo, Joms. Yung isang kasama natin nanonood, pag may time ka, pasyalan natin yung bahay. Jasmine Medina. Tulungan tayo, guys. Yan ang purpose ng live. Hindi lang para sa channel ng host. Pagdating ng araw, kayo rin mag-host din kayo, guys. Ganun din ang gagawin natin. So, support din tayo, di ba? Tapos, halimbawa, meron tayong mga alam ng mga strategy o technique na kung paano mag-boost yung channel natin. Siyempre, share natin sa isa't isa, di ba? Bayanihan, sabi nga, tulungan. Ayan, nakakatatlong oras na tayo. Oh, kanina bala ko isang oras lang. Yung paggawa ng kimchi kanina, 10 minutes lang yun. Supposedly, yung siyempre, yung konting kismis, konting dakdak, konting paliwanag, binata ko yung oras hanggang isang oras lang sana. Kaya lang, ayan, tignan nyo. Napunta sa nauwi sa 3 hours. Diba? Kung dadami pa tayo ng dadami, de masaya. Kwentuhan tayo. Lapag nyo yung channel nyo, guys. Kung merong mga dyan na may channel, guys. Papasyalan natin. Yung dalawang tropa ko rito, Richado TV, tsaka Joms DC. At yung isa, Jasmine Medina. Pasyalan nyo, guys, yung mga bahay. Yan yung mga future na ano na ano sa YouTube. Kaya yan, min. Kaya yan. Dadami yan. Basta upload ka lang na upload. Ako rin, nag-umpisa rin ako sa ganyan. Kaya lang dumami kagad yung ano ko. Diba kinento ako ng anong unang ano. Kaya lang dumami kagad yung aking banana. Dahil dun sa mga uploads ko na ano, na TikTok, na pinagbubura ko na lahat ngayon. Kasi ayaw akong i-ano ni YouTube. Ayaw akong i-approve dahil nga sa mga TikTok na yun. Kaya ngayon, bumagsak bigla yung watch hours ko.
Naghahabol lang ngayon ng watch hours. Dalawang beses na ako guys nag-apply ng monetization. Disapproved kasi nga yung reuse content daw. Dahil doon sa mga TikTok uploads ko. TikTok compilation, yung unang mga uploads ko noon. So ngayon, bumaba yung watch hours. Hindi na ako makapag-apply. Kaya naghahabol ako ng True Live. Kaya syempre, nag-aabol ako, di kasama na rin kayo guys. Kung maglalapag kayo ng channel, di tulungan tayo. Hello guys. Wash out. Kaya nga. Ayaw mo na ngayon kasi wala pa, malayo pa min. 4,000 hours ang requirements ni YouTube. Within this year, ewan ko lang next year kung ilang tao, ilang ano na yung watch hours niya. Balita ko parang 10,000 na watch hours, tapos ang subscriber 5,000 na dapat. Kaya mas mabigat. Ngayon malayo pa, hindi pa qualified. Nasa 200 pa lang ako, kulang 200 hours pa lang. 200 hours pa lang ako ngayon eh, malayo pa, 38 pa. Kaya habulin natin sana within this year. Shout out ko yung mga tropa natin ha, Joms DC, Richardo TV, Jasmine Medina. Pasyalan natin guys. May mga channel dyan na ano, tulungan din natin. I-ano nyo yung channel nyo guys para mapasyalan ng bawat isa. Sayang din yan kung halimbawa sabihin mo mga 10 tayo. Hindi may siyam ka na agad na subscriber kung may channel ka na ano, may lalapag. Diba? Malaking bagay na rin. Lalo na kung dumami tayo, maging 20, 50, ganyan. No? Marami ka ng subscriber. Tapos, upload na lang upload. Tapos, magtutulungan tayo dun sa mga tips kung paano i-boost yung channel, diba? Kung may mga alam kayo na ano kung paano, mga groups. Okay, sige min. Bro, ilan yun sa'yo bro? Apat? Oo, kuya. Yung isang cellphone, tinibig ko kasi pinamay-message ko. Hindi, tatlo na lang. Apat yun nasa laptop, kuya. Ang bali lima kanina.
May dalawa. Tapos yung last kasi may isa pa. Ito kasing mga iPhone, hindi kagaya ng sa inyo na pwede kang mag-message sa Messenger habang may ginagawang iba eh. Ay, hindi. Oo. Isang ano lang. Oo, parang isang tab lang. Oo, wala siyang overlay na ano, sa mukha sa inyo. Wash out, wash out. Shout out. So guys, i-end na natin. 11, past past 11 na rito. Next time na ulit. Maraming salamat sa inyo guys. Thank you so much. Thank you for watching. Next time. Okay, salamat bro. Salamat. Okay. Ganyan lang tayo bro dito, tulungan. Magka, kung pag dumami tayo, madadagdagan pa yung mga ano natin. Mga subscribers. Tulungan lang tayo dito. Yan ang purpose nito mga bro, mga idol. Hindi lang syempre para sa host to. Para sa akin, para sa atin lahat. Kung marami tayo, syempre marami tayong magpapalitan ng ano, subscription. Oh, malamig din dito, Min. Min, nabisita ka na raw ni Idol Richard. Bahala ka na mag... Dito rin min, malamig na. Namaya magne-negative, stress, negative 1. 1 degree Celsius na ngayon. Hello guys, lapag-lapag channel. Ayan, meron na tayong tatlo na na ano, natulungan, nagtutulungan. Okay, sige men, good night. Okay guys, end na natin to guys, 11 na. Next time ulit. Kung makakabisita kayo ulit sa live natin. Okay, Boss Idol Richard, ayan, follow na raw, okay na. Subscribe na. Ayan, ganyan-ganyan lang tayo guys. Siyempre, tulungan lang.
dito sa community natin. Bubuo tayo ng community, guys. Kahit tayo-tayo lang. Okay, ayun na. Bisita na. So, okay na, guys. Baka meron pang may channel dyan, guys, na gusto ilapag. Walo na tayo ulit, oh. Para mabisita natin bago tayo mag-end, guys. Lapag nyo, guys, YouTube channel nyo. Pupunta natin. Kahit tayo-tayo lang, guys. Pag dumami tayo, makakabawi tayo. Okay, dan following na raw. Salamat. Thank you, thank you. Salamat, thank you. Comment, comment, guys, may mga channel. Ayan yung anak ko, pa-shoutout daw, Mon Cedric Quintero. Yung pinakagwapo kong anak. Shout out na ko. Pinaka talaga anak ko, syempre. Subscribe mo na ko yung mga kasama natin dyan. Puntahan mo na ko, sayang din. Richado TV na ko, Joms DC, tsaka yung Hasmin Medina. Puntahan mo na ko. Subscribe mo. Okay, sige, guys. I-end na natin, guys. Past 11 na rito. Next time ulit. Thank you for watching, guys. God bless. Keep safe. Bye-bye.